ng Kristiyano at buong ligaya na tayo'y magpatuloy pa sa bilib. Ating dalawin ang batang manunubos, ating ngayong dalawin, ating ngayong dalawin, dalawin sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang magpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon o Epipania. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakuspusting ng mga chapels, groups at communities at ang mga nakiisa sa atin sa iba't ibang live streaming. Isama rin natin o idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine, at ang intensyon para sa African missions pro negritis. Mga amin na mahal ko mga kapatid, ipinagdiriwang natin ang Epipenia o pagpapakita ng Panginoon sa lahat ng mga bansa. Ang pagsilang ni Jesus ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa buong sanlibutan na kinakatawan ng mga pantas o ng tatlong mago. Magturo nawa ang pagdiriwang na ito sa atin na tanggapin ang lahat ng tao bilang mga kapatid natin sa isang Ama. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ang makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos ang kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka at ipinagdaraman, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon aming Diyos, Haring ng Langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Buktong na anak na Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, nananuluktok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang Panginoon, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa lalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may panampalataya, ay loobin mo may taguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning na yung taglay na liwanag, yaong mga bansa, sampu na mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae karga tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama, pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo. At ang kayamanan na maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba namay, darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo, yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ang bansa niya at uunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob din taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, magabansay magpupurit, maglilingkod na sa tuwinam. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nilong bundo. Kaya naman ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyo dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinapahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta.
at ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga Hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tala'y aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahonan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naapekto kami upang sambahin siya. Nang nabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig, ngayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at tinanong sa kanila kung saan ipanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinabi ng propeta, at ikaw Bethlehem sa lupain ng Juda ay hindi nangahuli sa mga pangunahing bayan ng Juda sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala ng aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes sa mga pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos magbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanapin mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad niyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan. Hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinauna ng bata. Gaya na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan na inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Ngayon na ang huling araw ng Pasko, kaya pakibati ng huling sandali ngayong huling Pamasko para sa lahat ng narito, ang isang Merry Christmas o isang maligayang Pasko. Pakibati sa mga katabi nyo, Merry Christmas. Ngayon na po ang huling araw ng Pasko, ng Christmas, at ito'y tinatawag natin ang dakilang kapistahan ng Epifania o pagpapakita ng Panginoon. Ano po ang simbolo nito? Una, ang ating unang pagbasa ay nagpahayag
sa simbolo ng pagpapakita ng Panginoon sa pamamagitan ng pangako ng Diyos sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 60:1-6, na darating ang panahon na magpakita o magpahayag ang Panginoon sa kanila at lahat ng bansa ay magdala sa kanila ng biyaya at mayroong mga handog mula sa iba't ibang tao at bayan. At ito ay natupad ngayon sa ating ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 2:1-12, dahil mayroong dumating na mga pantas o mga mago, hindi po hari, mga mago, ibig sabihin may kaalaman tungkol sa astrolohiya, at si Herodes naman ay naligalig dahil sinasabi nila saan ipinanganak ang hari ng Hudyo. Si Herodes ayaw niyang mapalitan sa kanyang posisyon, kaya nga pinatay niya ang kanyang sariling mga anak. Kaya nga sinasabi ni Cesar Augustus, mas maigi pa, mabuti pa ang mga baboy kay maging anak ni Herodes, sapagkat kanya pong patayin, ayaw niyang mapaalis sa kanyang posisyon. At ipinahayag din sa ating Salmo 71 na ang kagalakan na sa paglilingkod ng Panginoon, sapagkat ang pangako niya ay para sa lahat ng bansa. Ito yung sinasabi sa pangalawang pagbasa natin sa sulat ni San Pablo sa Epeso, Kapitulo 3:2-6, na ito yung panukala ng Diyos na lingit sa lahat, hindi napahayag, pero ngayon napahayag na sa pangitan ng ating Panginoong Hesus. At ito yung pagdating ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 2:1-sumusunod, na siya ay dumating sa piling natin na isang sanggol, at may dumating na mga mago na nag-alay sa kanya ng ginto, insenso at kamanyang. Ang ginto ay simbolo ng pagiging maharlika o maging hari. Ang insenso ay simbolo ng kanyang ugnayan sa pagiging Diyos at anak ng Diyos o maging Mesiyas. At ang mera ay ang kanyang pag-aalay ng kanyang buhay para sa atin. Pero itong ginto, kamanyang o insenso at mera ay malaking bahagi din sa pagpunta ni ng pamilya ng ating Panginoong Hesus, ni Santa Maria at ni San Jose, dahil ang ginto ay magagamit nila sa kanilang pagpunta sa Ehipto. Ganon din ang insenso o ang kamanyang, sapagkat ito ay makatulong sa kanila doon sa kanilang panibagong tirahan doon sa Cairo, Egypt. At ang mera na preservative ay pwedeng maging gamot at saka ito ay mahihalaga din. Ibig sabihin, lahat ay pinaghanda talaga ng Panginoon. Gustong patayin ni Herodes ang bata, pero iniligtas sapagkat siya ay gagawa ng isa pang yugto ng kasaysayan na kanyang ituturo sa atin ang mabuting balita upang ang lahat ay makaalam sa panukala at sa plano ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Ang tatlong mga mago o mga pantas na si Melchor, Gaspar at si Baltasar ay simbolo ng lahat ng mga tao o lahat ng bayan na maugnay sa ating Panginoon. Na ibig sabihin, hindi lang ang kaligtasan para sa bayan ng Israel at mga Hudyo, ang kaligtasan ay para na sa lahat. At nipresenta ito ng mga mago na dumarating sila. Hindi sila nagpunta kay Herodes pagkatapos upang maligtas ang bata. Ang Diyos ay nagbigay ng magandang plano sa kanila dahil sila ay ginagabayan ng tala. Ang tala ay simbolo ng liwanag ng pananampalataya sa buhay natin. Nangailangan rin tayo ng gabay. Nangangailangan rin tayo ng isang tunay na magliliwanag sa ating buhay at walang iba, kundi ang diwa ng Espiritu Santo na siyang gagabay sa atin upang tayo mapalapit sa ating Panginoong Hesus. Sa tema po natin sa Nazareno 2024,
o ang ating debosyon, translasyon at misyon para sa taon na ito, 2024, ay ibig naming makita si Jesus. Ngayon, pinapahayag na, pinapakita ng Panginoong Jesus na magkaroon tayo ng Epiphania. Pero kinakailangan din na ating makita at ating madama ang kanyang presensya sa pamagitan ng ating pagpapahayag ng ating pananalig sa ating Panginoon. Gaya ng mga dumating na mga pantas na sila ay nag-alay ng handog para sa Panginoon, ang handog natin sa ating Panginoong Diyos ay ang ating pag-ibig, ang ating paglilingkod, ang ating pananampalataya at ating panalangin sa ating Panginoon. Kaya kung anuman ang ating hilingin sa ating Panginoon ay siyang pagpapahayag na tayo ay naugnay sa Kanya at ang liwanag ng pananalig at pananampalataya ay siyang gabay natin upang ating makikita, upang ating maugnay, upang tayo'y maiugnay ng mahigpit na ugnayan sa ating Panginoong Diyos na siyang tagapagligtas upang makamta natin ang biyayang ating hinahangad. Yung pong gusto makatanggap ng biyaya para sa ating Panginoon, pumalakpak ng malakas upang ang biyaya ay dadaloy sa atin ngayong taon 2024 dahil ang Panginoon ay nagpakita na. Hinahanap natin siya dahil ibig nating makita ang Panginoong Jesus. Nakita na natin siya sa ating pananalig at pananampalataya. Naway tayo'y magkamit ng mga biyaya at mga kaloob na kinakailangan natin upang mamuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Hesus Kristo, isang anak ng Diyos, may nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni Libing, na nausunan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon mulang paririto at hukom sa nabuhay at matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ni muli ng mga tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na matagpuan natin si Jesus sa bawat yugto ng ating buhay at may bahagi siya sa lahat ng dako ng daigdig, buong pananalig nating sabihin, Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang Katoliko, gabayan nawa niya ang kanyang mga anak at maihatid ang lahat sa liwanag ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, akayin nawa nila ang lahat ng tao sa paghahari mo, O Diyos, sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga lahi at kultura. Manalangin tayo. Panginoon na liwanag, tinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nakalugmok sa pagkakasala at kawalan ng pag-aasa, makita nawa nila ang ilaw ng kaligtasan at mamuhay sa taglay niyong liwanag. Manalangin tayo. Panginoon na liwanag, tinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo, makita ka nawa nila, O Diyos naming mapagmahal, sa mga mabubuti nilang gawa, upang mabuhay silang taglay ang liwanag ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon na liwanag, tinggin mo ang aming panalangin. Para sa usapang ekumenikal, naway hindi maging balakid ang mga pagkakamali ng bawat isa sa nakalipas tungo sa higit na paggalang sa pagkakaiba-iba ng pananampalataya
pagsamba sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, naliwanag, tinggin mo ang aming panalangin. Ama ng liwanag, gabayin mo ang aming paglalakbay sa liwanag ng anak upang makapiling ka namin sa iyong kalwatian sa langit, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maialay kay Jesus sa sapsaban. Tayo na sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap pag-awitan sa tabi ng sabsaban. Ako'y may dalang tinapay, alak na dulot ay lakas, sa amin ay magbibigay buhay, O Jesus na manliligtas. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo patido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Nangapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi naging tomer at insenso ang tinataglay, kundi ang inalahad, inihain at pinagsasaluhang si Jesucristo kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanitunay, marapat na kay aming pasalamatan sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas na hayag sa amin ang katuparan ng iyong balak, ngayon ay iyong ipinakita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya'y hindi na iba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magniningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di nagmamaliw. Kaya kaisa namang helisi si awit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbumunyi sa kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Santo, Panginoong Diyos ng mga pukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya smitan ng Espiritu ng banal, makalob nito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagkatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at tuwing pagkabuhay ng anak ay tinaalay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay maabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niyo si naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan niripatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisaan mga Birhen Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niya ang San Jose. Kaisaan mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinasabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kaluban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Minsan ako'y nanaginip, Paskong gabi noon. Ako raw ay isang anghel na tumitingin sa lupa. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Ako raw ay nakakita ng talang marikit na nagsasabog ng ningning sa isang dampa sa bukid. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Doon ay may isang duyan, tagpi-tagpi paraw, na kahigay isang sanggol na lubhang kaakit-akit. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. At sa pook ay dumalaw iyong tatlong sultan, tagapaday holot Mactan, may dala na Aguinaldo. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Ginto, pagkat siya ay hari, at mirat ka man niya, pagkat siya ay tao't Diyos, si Jesus na mananako. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Announcement. Ipinagbibigay alam po sa lahat ang schedule ng mga misa sa darating na January 8 at 9 ay ang mga sumusunod. January 8, 2024, Lunes, pag-uumpisa ang mga Fiesta Masses
sa ganap na ikatlo ng hapon hanggang ikalabing isa ng gabi. January 9, 2024, Martes, sa ganap na ikalabing dalawa ng hating gabi hanggang ikalabing isa ng gabi. Ang Misa Mayor ay sa January 9, sa ganap na ikalabing dalawa ng hating gabi sa Luneta Grandstand, at ito ay pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Makisa po tayo sa gawaing ito. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sunusunod: Lunes hanggang Huwebes at Sabado mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon, Biyernes at Linggo mula 5 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan na lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang loob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng matapa, marapat at lubusan. Sa pangalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilawak ngayon sa Ekklesia, kayo na sa loob at sa labas na, at naugnay sa iba't ibang social media platform at kusmusting sa iba't ibang paraan. Naway, ang inyong panalangin ay tinggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga nagbigay po ng tulong sa Quiapo Church. Pagpalain kayo ng Poong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Prakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin upang ating bigyan papuri ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Ipagdasal po natin na ang ating prosesyon, ang ating Nazareno 2024 ay magiging banal, ligtas, at maayos at makabuluhan. Ngayon po ang puspas, mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na puspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inaipasan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan, nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Paspasan din po ninyo ang mga naraming imahin, dasalan at mga bagay-bagay at mga kalendaryo. Paspasan ang may ang lahat ng narito. Sa pamagitan ng misyon na ito na may maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ang naibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Viva Pong Jesus Nazareno! Viva! Viva Pong Jesus Nazareno! Viva! Viva Pong Jesus Nazareno! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.